Bago natin tirahin ng napakainit at maangas na video na to, hambalusin mo muna ang like at subscribe button para lalo pa akong ganaan. Baboy! Wag kang magpapakasal. Dahil sa oras na gawin mo ang isang malaking katangahan na yan sa buhay mo, pare koy, game over na. Kung masaya ka sa buhay mo ngayon, mag-isa o kasama yung girlfriend mo, sa oras na, lagyan mo ng singsing ang daliri niyan, maniwala ka sa akin, yun na ang katapusan ng maliligayang araw mo. Bakit? Bilang lalaki, alam mo ba kung ano ang nag-iisang kapangyarihan mo sa isang relasyon? Alam mo ba? Kung ano ang iyong sandata sa isang relasyon? Malamang hindi. Ang nag-iisang sandata mo sa relasyon ay walang iba kundi ang power of walking away. Kailangan na ang babaeng kasama mo since napaka-importante sa kanila ng relasyon, lalo na ng kasal, dahil na kailangan nila ng security sa mundo, hindi security guard ha, seguridad sa buhay, okay? Dahil gaya ng like ko sinasabi sa inyo, ang mga babae ay hindi kayang mabuhay mag-isa sa mundo na ito. Kaya sila ay wired na maghanap ng kanilang lalaking makakasama sa buhay. Okay? Kaya mas importante sa babae ang kasal kesa sa isang lalaki. Matter of fact, hindi natin kailangan ng kasal. Alam niyo ba kung bakit maraming mga celebrities o mga kalalakihan na din, pati mga regular guys, right? We, regular guys. Ang pagkatapos makasal, ay nahihiwalay din. Simple lang. Sagot dyan, ay hypergamy. Okay? Ang babae, lagi silang magde-date up. Ang ibig sabihin nun, lagi silang maghahanap ng lalaki na mas mataas kaysa sa'yo. Marahil, actually, they don't hunt. They don't look for guys. You know what they do? Since babae sila, they just wait for the next best thing that she can replace your ass. O pwede niyang ipamalit sa katulad mo. Believe me, marriage, that's bullshit. Walang kapangyarihan ng kasal. Kapangyarihan ng kasal. Kung kahit na magpakasal ka pa sa kanya, magpirmahan pa kayo, magpirmahan pa kayo, at kahit na dalin mo pa siya sa altar, kung ayaw naman na niya, ayaw na niya. Aalis at aalis siya kung ayaw niya na. So, anong silbi ng putang inang papel na yan? Kung gusto niyang magpasibak kay Derek Ramsey,
magpapasibak siya kahit asawa mo siya. Ayaw maniwala? Search the fucking internet. Search for it. Learn from my mistakes. Watch my videos. Go ahead. Tingnan niyo yung kapitbahay niyo. Mga chewin niyo. Maring mga kam... Pati na rin magulang mo. Tignan mo. Na... Napigilan ba ng marriage? Yung paghihiwalay nila? Nah. That's just a piece of paper, nigga. Know what I'm saying? That's nothing. Isa lang yung papel na pamuna sa shit mo. Yeah, man. Metaphorically or literally. Yup, yup, yup. That piece of paper ain't got no value. Alam mo sino may value? You, motherfucker. Ikaw ang may value as a man. Dahil marami kang bagay na kayang ibigay sa isang babae. Okay? At yung bagay na yun, yun yung bagay na hinahabol-habol niya sa'yo. Kaya nga gusto niyang makasal. Tandaan nyo, ang babae gusto lang makasal pero ayaw maging asawa. Ask married men. Ask your dad. Ask your uncle. Kahit sino, kahit mga kapitbahay mo pa. Sasabihin nila mismo sa inyo kung ano ang tunay na istorya ng marriage. Ask them. Tinan mo, sasabihin nila sa'yo, huwag ka magpakasal. At saka ilang beses nyo naman narinig na ang mga kalalakian sa paligid ninyo ay pinayuhan kayo na huwag magpakasal. Minsan pa, joke pa, di ba? Kasi nga, totoo. Huwag na huwag ka magpapakasal. Dahil nga, sa oras na gawin mo yun, ibibigay mo sa babae na yun ang nag-iisang kapangyarihan mo. And that's the power of walking away. So, ngayon, habang nagde-date kayo, masayang-masaya ka pa, di ba? The sex is great, right? Well, actually, not as great nung nagde-date pa lang kayo. Nagde-date kayo. Well, okay, now that you guys are dating, the sex is great, right? But when you guys became, or kung kayo ay maging, you know, maging magkarelasyon, maging magsyota, di ba? Yung tawag niyo, jowa. Diba? Mga gay linggo, jowa. Kaya ba? Itong generation na to, ang pinaka-soft sa lahat. Maniwala kayo sa akin. Ito ang pinaka-soft. Kahit yung mga gangsta-gangsta na natatuan, puta, jowa na rin ang tawag, nag-gay linggo. That's bullshit. Tapos magtataka kayo, ba't kayo iniiwan ng mga babae? Fuck that. Come on, man. You crazy? Are you sure na you don't even know what the fuck is wrong with you? Man, so obvious. You don't even have your own personality. You just let the society tell you to or dictate you how you gonna be. You just, you know, go out there and copy. You don't innovate. See? Hindi ka nga tumutulong sa pagbabago. Hindi ka nga ikaw yung trend. Sumusunod ka lang sa trend. Yeah? Kaya ganun. Gusto nila yan. Yung marriage, yun ang rason. Dahil nga, makukuha nila kung ano yung meron ka. Ano pa magagawa niyan? Ng papel na yan? Wala naman. To have a daughter or to have a baby with a woman is something that you have to, consider someday. But not now. Nang hindi pa nakukuha yung potential mo, na hindi pa naabot yung tunay na potential mo bilang lalaki, dahil maniwala ka sa akin, kung hindi pa naabot ang tunay mong potential at magpapakasal ka na o magkakaroon ka ng anak ngayon sa isang babae, ang magiging katapusan niyan ay magiging single mom yun. Iiwan ka nun. Because hypergamy is a real thing. Female nature is female nature. You heard that? You feel me? That's how it is. Okay? Ang tanging kapangyarihan mo ay walking away. At sa oras na pumirma ka dun, tapos na ang mga maliligayang araw mo. Na kung dati,
yung girlfriend mo na yan ay chinuchupa ka o araw-araw nakikipag-sex sa'yo, maniwala ka sa akin, sa oras na makasal kayo, malilimitahan na yan. Diyan na yung madalas marinig ng mga lalaki yung pagkatatalikod yung babae, yung pagod ako. Nga gaya sa pa, pagod ako. Di ba? Mandami lang nakarinig niyan. Live-in. Lalo na pagdating ng nakasala kayo. Talagang malilesin yan. Why? Marriage is a fucking attraction killer. Because you give the women security. Binibigyan mo yung babae ng security. Sa oras na bigyan mo siya ng security na alam niyang hindi mo siya kayang iwanan, panoori mo kung paano magiging kupal yung babae niyan. Tingnan mo kung paano magiging bitch yan sa'yo. Tignan mo, lahi kang sasagutin, susupladahan ka, babastusin ka, tatawagin ka ng kung ano-ano salita. Maniwala ka sa akin. Because she knows na kanya ka na. Hindi ka makakawala. Remember, you signed the fucking paper? Right? At saka, kailan ba nagkaroon o kailan ba nangyari ang bagay na ang isang hiwalayan, let's say divorce or annulment na ang sinisi sa hiwalayan ay yung babae. Tinga, bigyan mo ako kahit isa. Mapakapitbahay mo, kamag-anak mo, o pati mga celebrity. Diba? Wala? Bakit? Simple lang. Dahil sa oras na hindi ka na gusto ng babae o makakita siya ng bago sa'yo, gagawa't gagawa siya ng rason para mag-away at maghiwalay kayo. Okay? Para magkaroon siya ng reason para iwanan kanya. Para si Kanye West ngayon. Tignan mo, ginawa niya lahat para kay Kim Kardashian. Pero ano nang gagawin ni Kim Kardashian ngayon? I-divorce na si Kanye West. O, bakit? Simple lang. Bumagsak na attraction. Anong dahilan niya? Dahil daw, si Kanye West daw bipolar. Bakit naging bipolar si Kanye West? Dahil sa kanya. Dahil malamang may ginagawa siya. Kaya nagkakaganon si Kanye West. Gusto mo ng ganun buhay? Ha? Gusto mo nang ikaw yung paglalaruan tapos wala kang kapangyarihan na para bang nakataas yung nakatingkayad kang ganyan palagi? Na para bang lahat ng kilos mo nakanumero? Tao denumero o tapos sa lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin, kailangan alam niya. At pag di mo ginawa, anong gagawin sa'yo? Hindi ka papauwiin sa bahay. Hindi ka lulutuan ng pagkain. Actually, yun pa isang bagay dun. Sa oras na magpakasal ka sa isang babae, swerte mo na lang kung lutuan ka ng pagkain yan. Maniwala ka sa akin, lahat ng mga bagay na pinapangarap mo o inaakala mo na makukuha mo sa isang asawa kapag ka pinakasalan mo yung girlfriend mo, lahat yon mawawalan parang bula. Maniwala ka sa akin, lahat yon mawawalan parang bula. Lahat yon mamamatay na parang tamud na nahanginan. Maniwala ka sa akin, ganong kabilis ang reaction nun. Kaya wag na wag kang magpapakasal. Enjoy mo lang yung buhay mo. Ano bang problema sa walang asawa? Walang problema dun. Kung magkakaanak ka, okay lang yun. Sa tamang panahon, sa tamang edad mo, kapag ang status mo ay mataas na at kaya mo na talagang bumuhay ng anak, pero hindi mo kailangan magpakasal. Dahil kung sino man ang may kailangan ng marriage, sila yon. Bakit mo ba kailangan ng marriage? Mag-isip ka mabuti. Isip mo, gamitin mo itong yung bilog na parang may kulukulukulubot, may zigzag-zigzag na mga balat-balat sa loob ng ulo mo. Sa loob ng bungo na yan. Yung, ano tawag doon? Utak? Diba? Gamitin mo yung kokote mo, yung utak mo. Bakit mo kailangan ng marriage? Sige, mag-isip ka nga. Kung ganun din naman, hindi rin naman sila magiging loyal. Aalis din naman sila kung aalis sila. Gusto mo madyan regala? Go ahead. Ayan. See? Lahat ng ebidensya nasa paligid mo na. Ang dami nang nalunod sa dagat na yon. Pati ikaw, gusto mo rin tumalon. Gusto mo rin lumangoy. Bakit ka lalangoy sa isang dagat na lahat ng lumangoy o halos lahat ng lumangoy ay nalunod at namatay? Ano, dahil matalino ka? Dahil mas magaling ka sa amin lahat? Ganun ba yun?
Kaya mag-isip-isip ka. Huwag na huwag kang magpapakasal dahil sa oras na gawin mo yun, ibibigay mo yung kapangyarihan mo sa kanya. Hindi pwedeng ang kapangyarihan mo ay pananakit, hindi pwedeng ang kapangyarihan mo ay pagsisigaw, dahil sa oras na gawin mo yung mga bagay na yon, lalo lang siyang lalayo, at pag nanakit ka, baka makulong ka pa. At pag nakipagsabutan ka sa kanya, since emotional sila, mapapagod ka lang, hindi kanya maiintindihan sa kahit anong logic mo, kasi nga nangingibabaw yung emosyon niya. Nangingibabaw ang emosyon niya, kaya kahit anong sabihin mong punto, lalabas lang sa kabilang tenga. Ganong kalupit. Ganong katindi. Kaya, wala kang ibang kapangyarihan, kundi ang power of walking away. Imagine you holding a bomb, tapos ibibigay mo sa asawa mo. Sa asawa mo na galit sa'yo. Ano kayo mangyayari? Di pinasabugang ka nun, di ba? E di isinaksak yun sa loob ng puwet mo, tapos sinindihan. O, anong tawag dun? Anong tawag dun? Katangahan. Pinasabog yung bahay tae mo dahil sa kabubuhan mo. Kaya huwag na huwag ka magpapakasal. Dahil ang tanging rason lang naman kung bakit nagpapakasal ang mga kalalakihan ay dahil malulungkot kayo. Totoo yun. Siyempre, regular pussy, di ba? Laging may kakwentuhan sa kama, di ba? Kakain sabay, di ba? Lambingan, nood ng movies, nood ng series, di ba? Ay, manood na, ikaw taga, I love you, ah, di ba? Di ba? May ganong klaseng mga pangyayari sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay, di ba? Magkakapamilya ako ba ng araw, di ba? Magkakaroon ako ng isang malaking angkan. That's too fucking 60s and 70s. But now, it's already 2020s. Putang ina, may COVID-19 na. Di ba? Nakikita mo ba yun? Nakikita mo yun? Who do you think you are? Who do you think you fucking are? You think you're better than Brad Pitt? You think you're better than Will Smith? Huh? You think you're better than, you know, those other celebrities out there, even those local ones? Those athletes? James Yap? Think you're better than him? Nikki, you're crazy. If you think like that, you're crazy. You should go and, seek some help from a fucking professional or a fucking doctor. You ain't special. We're just the same. That's why I'm telling you all this shit. Kaya nga sinasabi ko lahat ng mga bagay na to sa'yo. Dahil gusto ko na maintindihan mo kung bakit bullshit ang marriage. Hindi mo kailangan yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-focus kayo sa grind and purpose ninyo. Paano kung maging katulad ko kayo? Let's say mga kasing mas malaki dun sa mga ibang YouTuber. Ha? Maging kasing laki ng ibang mga YouTuber dyan sa labas. Ha? Paano kung maging ganun kayo? Eh di, nakafocus lang kayo dun sa bagay na ginagawa ninyo. Di ba? Dun lang. At since nakafocus ka dun, at nagkakaroon ka ng success dahil nga focus ka dun, siguradong magkakaroon ka ng success dahil nga nakatuto ka dun, magiging masaya ka. Then, you don't have time for watching TVs, you don't have time for diba? Yung mga lambingan moments, diba? Why? Kasi nga, lahat ng time mo na fill in nun. At ang lamang pa nun, ang magagawa pa nito sa'yo ay magagawa ka pa nitong kahit papano ay makontento sa buhay mo. Mag-ipon ng pera, kikita ka ng malaki. So, maire-ready mo yung sarili mo sa mas high value na babae. Siguro, baka makakilala ka pa ng mga modelo, like me, fuck celebrities. And that's easy. Ano ba sabi ko sa inyo? Ang mga babae, ang pang-attract nila ay ganda at youth. Okay? That's why it makes sense para sa kanila na magpakasal habang bata pa sila. Pero tayo mga lalaki, ang pang-attract natin ay masculinity, yes, looks din, okay? Pero ang tunay na pang-attract natin sa kanila ay masculinity, security, status, financials,
at napakarami pang iba. Alam niyo yan, tayo nagpo-provide ng food, tayo nagbabayad ng bills, but sino ba babayad ng bills? Tayo na. Di ba? Tamo? That's why, para sa kanila, it makes sense na magpakasal. But for you, hindi pa. Kung magpapakasal ka, siguro kung nasa 40s or 50s ka na. Yung pa-settle down ka na talaga. At pag nangyari yun, magpakasal ka sa mas bata sa'yo. Gaya mo sila Big Soto, gaya mo sila Francis Leo Marcos. Makakaya mong kumuha ng mga ganong klaseng babae. Bigla, di ba? Kaysa yung makuha mo lang kung yung katrabaho mo, na sinibak na ng buong opisina ninyo, di ba? Yung kaklase mo, na sinisibak din ng best friend mo, pero mahal na mahal mo, di ba? Gusto mo ba yun? Kapitbahay ninyo, na ex ng tatay mo, di ba? Mas papakasalan mo, o, di ba? Kaya mag-isip ka. Kung magpapakasal ka, balang araw, siguraduhin mo na yun na yung tamang oras dahil ang rason kung bakit kailangan ng lalaki ang babae sa buhay niya ay para meron siyang makasama sa oras na mahina na siya. Yung mag-aalaga sa kanya. Pero hindi naman yung tanginad, lolong-lolo ka na. Paano naman yung mga sexual desires ng babae? Tangina, alam na nga natin na magchichitan lahat. Alam na nga natin na lahat sila may kalandian o malalandi. Di ba? Alam na natin yan. Sinabi ko na yun sa isa sa mga videos ko. Alam na natin na ganyan sila. Tapos, mag-asawa ka pa, pagka malambot na, wag naman. At least tirahan mo siya. Kung magpapakasal ka yung saktong edad, mga 45 hanggang 50s. Yan, pwede na yan. Pero wag 30s. Yan yung prime mo. Diyan yung time na marami kang kikitain. O marami ka ng kinita. Dahil nga, simula nung teenager ka, hanggang mag-20s ka, trabaho ka ng trabaho. At dahil mas focus ka sa grind and purpose mo kaysa babae, ang dami mo na save, napalaki mo yung negosyo mo, at pagdating mo ng 30, o kaya mga hanggang 35, maniwala ka sa akin, doon na yung time para ma-enjoy mo lahat. Dahil, well-established ka na. Dahil, ikaw na ang daman, at ikaw na ang price. Matter of fact, pag dumating na yung time na yon, hindi mo kailangan maghanap. Dahil sila mismo ang lalapit sa'yo. Dahil nga catch ka na, hindi katulad ngayon, huwag kang magmadali. Pwede namang makipag, date. Or, yeah, go ahead. You can also do relationships if you want. As long as your focus is your grind and purpose, and also at the same time, hindi ka scarcity. Yung isip mo, alam mo, kaya mo siyang palitan anytime. Wala akong magagawa. May mga ganun talaga. Lalo sa Pilipinas. Iba gusto magkaroon ng relasyon. Pero hindi ka pwedeng ma-inlove. That's the rule. Kailangan di ka ma-inlove. Kailangan naka-focus ka pa rin sa grind and purpose mo. Isang beses na kayo makikita sa isang linggo. Walang validation. Nakatutok ka sa ginagawa mo. Dahil sa oras na iwan mo yan, babagsak ang value mo. Iiwang ka ng babae mo. At magiging malungkot ka ulit. Tignan mo, paano kaya kung si Stephen Curry, hindi siya naging basketball player, naging NBA player, mapapangasawa niya kaya yung asawa niya? Malamang hindi. Diba? Tingin mo, kung hindi kaya siya nag-basketball player, ganyan kaya siya kasaya? Malamang hindi. Bakit? Dahil wala siyang makukuwang respeto sa mga tao, lalo na sa asawa niya. Guys, tandaan nyo, mapababae o lalaki, magiging masaya sila kasama o masarap kasama kung nirerespeto ka nila. Kaya lang hindi masarap kasama ang babae o mga kaibigan mo pag hindi ka nila respetado. Tinan mo, pag binabatok-batuan ka ng mga tropa mo, yung tas pinaglalaro ka, pinagtatawanan ka, masarap pa kasama? Hindi. Pero kung respetado kayo, what's up, man? Astig mo ngayon, ha, di ba? Tas kung kausapin ka, sir, o kaya kausapin ka, bro, di ba, mahinao na parang, o kung di ba mahinao, at least, pinapakitaan ka ng respect. Yun ang magpapasaya sa'yo, kasama sila. Right? Kaya importanteng mag-focus ka sa grind at purpose mo para makuha mong respect. Sabi ng idolo ko na si Niccolo Machiavelli sa libro niya na The Prince, mas importante daw ang respeto kesa sa pagmamahal. Pero kung kaya mong kunin yung both, na mahalin ka
ng tao sa paligid mo o ng kahit sino man. At the same time, magagawa ka rin niyang irespeto, gawin mo. Pero kung hindi mo magagawa pareho na mahalin ka at irespeto ka at the same time, piliin mong respect. Dahil sa respect, kahit papano may chance pa rin mahalin ka kesa mahal ka lang o ina-admire ka lang, pero no respect. Dahil kung walang respect, diyan magsisimula yung mga kabastusan na pwedeng gawin sa ng isang tao. Ang tao, pag hinayaan mong abusuin ka o bastusin ka, aabusuhin ka. Kaya nga hindi mo pwedeng ibigay ang power mo. Lalong-lalo na sa babae. Kailangan meron kang power na alam niya kaya mo siyang palitan at iiwan. Dahil kung ang bagay na yan ay hindi mo magagawa at bibigay ka sa isang babae dahil lang sa pagiging mahina mo, dahil natatakot kang mag-isa sa mundo, dahil wala kang focus, wala kang drive at purpose, wala kang ibang libangan, hindi ka marunong mang babae. Kaya ngayon, nung may nakilala ka, kahit single mom, na apat ang anak, pinatos mo na rin, tapos papakasala mo pa. Dahil nga, wala kang ibang options. Di ba? Ang saya mo eh. Di ba? Yun ang gagawin mo. Kaya, pag ginawa mo yung katangahan na yan, maniwala ka sa akin, ang buhay mo dito sa mundo, imbis na maging masaya, imbis na namumuhay ka na para kang nasa alapaap, ang buong buhay mo, kasama yung babae na yan, yung papangasawa mo, ay magiging isang malaking impyerno, lalo na pag iniwanan ka na niya para sa iba. I appreciate the love. Like, comment, subscribe. Holla back.